religious papasukan. Dito pwede lumabas doon? Pwede naman. Medyo maluwag yun. Medyo maluwag yung congregation na. Saan ka? Saan ka pupunta? Sons of Saint. Sa Menyo, Manila. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pagsisiya ng ating mga kasalanan upang maging lubos ang pag-aalay natin ng banal na misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dingin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo
sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ang tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan, siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit ka sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi namang siya'y si Elias, siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias.
Ang babaeng ito ay asawa ni Pilipe na kapatid ni Herodes. Ngunit, kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodes ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang nakikinig kay Juan, bagamat labi siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang aniyahan ni Herodes ang sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," ang sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang mga sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Aking kapatid sa kaparian, Father Astor, at mga minamahal kong kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Si Juan po ay propeta. Ang propeta ay tagapagsalita para sa Diyos. Spokesperson ng Panginoon. Alam niyo naman, ang isa sa mga sampung utos, wika, huwag kang makikiapid. At narinig po ninyo ang sulat sa mga Hebreo kanina, kung paanong inulit ito ng mayakda ng sulat sa mga Hebreo at sinabing, huwag kang mangangalunya. Si Juan po, bilang tagapagsalita ng Panginoon, ay buong katotohanan at buong tapang na nagsabi mismo kay Herodes, "Hindi mo dapat kasamahin ang asawa ng iyong kapatid na si Felipe sapagkat yon ay pakikiapid. May asawa na si Herodias, si Felipe. Bakit kakasamain pa ni Herodes ang may asawa na?" Ano ang naging gantimpala ni Juan Bautista? Ayan po, narinig ninyo. Bandang huli, nagbuwis ng buhay dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Yan po ang madalas na nangyayari ngayon.
ang mga nagsasabi ng katotohanan sa halip na gantimpalaan, e pinahihirapan, kuminsan pinapatay pa. Siguro naman, hindi nalingid sa inyong kaso ni Percy Lapid. Hindi po ba? Si Percy Lapid po ay nagsisikap na ituwid ang mga tao na namamali ang gawa. Ano ang kanyang nakamtan? Pinapatay siya. Binarel. Anong kasalanan? Ang pagsasabi ng totoo. May mga taong hindi matiis ang masakit na katotohanan, bagamat ito makapagpapagaling sa kanila. At dahil dito, isinasaray tinitikom ang bibig ng mga tagapagsalita. Ganyan po si Juan Bautista, at dahil sa siya'y namatay sa katotohanan, siya'y namatay para kay Kristo. Sapagkat ang namamatay para sa katotohanan ay namamatay din para sa Panginoon. Kaya po si San Juan Bautista ay martir din ni Kristo. At siya na rin na nagpakita ng mangyayari sa kanyang Panginoon na kanyang pinangunahan. Si Kristo din, dahil sa sinabi niyang, "I have come to bear witness to the truth," naparito ako upang magsabi ng katotohanan, pinatay din alang-alang sa atin. Hari nawa po, mamana natin ang lakas ng loob ng mga martir ni San Juan Bautista, ni San Blas na ipinagpipiesta natin ngayon, at ang tapang din ng Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa pwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng oppression naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatinapay ang
labas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang palabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig na pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Siluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, si Obispo Teodoro at ang tanang kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabyak ngang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang mga magkakapatid ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala.
kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umaasa
bayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming mababayaan. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang samo ko at kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oo, Jesus Nazareno, salamat mo ang iyong ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan at sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o kanos, instant coffee. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa.
ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Manalangin po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir na si San Blas sa pamagitan ni Jesucristo na nabubay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Meron pong pagbabasbas ng mga lalamunan at iba't ibang karamdaman. Pakundangan sa pagdalangin ni San Blas, Obispo at Martir, kayong may sakit sa lalamunan at iba pang karamdaman, ay ligtas nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang imain at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. May tayo mag-bless. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.